What's up mga bossy kapadyak? Bagong araw at bagong umaga na naman mga bossy kapadyak. Ano? Siyempre, bagong bike na naman dito sa bike shop ng bayan na si Budget Bikes Cavite. Ayun, nandito na naman po tayo. So, kaya naman, kaya naman, samahan niyo po ako ngayong araw na mag-bike check ng panibagong model at panibagong bikes na bagong dating dito sa Budget Bikes Cavite. So, ano po mga bossy kapadyak? Tara, let's go! So mga bossing kapadyak, wag na po natin patagalin ito. Ito na po si Maro Bushido, Bushido 700 R1. So ayan po, kung makikita nyo, ayan po yung decals nya na Maro Bushido 700, tapos may R1 dito. So kung makikita nyo mga bossing kapadyak, dumako na kagad tayo sa kanyang frame. So kung makikita nyo mga bossing kapadyak, meron siyang kamuka. Kamuka ko kamuka. Kamuka ni Bianchi, ano, tapos kasing kulay niya pa. Napakaganda nito mga bossing kapadyak. Pangalan pa lang, alam ko made in Japan na to eh. So made in Japan to mga bossing kapadyak. So umpisa na natin dito sa kanyang frame. So ang name nitong si road bike natin mga bossing kapadyak ay si Maro. Ayan, kung nakikita nyo Maro, Bushido 700 R1. So ang design nito mga bossing kapadyak, dito sa pinaka down tube niya, medyo tubular na medyo makapal, ano mga bossing kapadyak, ano yan, nakalikay Maro bike. Tapos may design siya rito mga lines. Ito yung decals niya, parang nagsanipwersa yung kulay ng Bianchi tsaka ng dark gray. Tapos dito sa kanyang pinaka down tube, pinaka C-tube, may salita ng ano, words ng Hapon, ayan, Banzai, diba? So ang sukat dito, may nakalagay dito 470mm, so malalaman natin mamaya. Susukatin pa rin natin yan mga bossing kapadyak. Siyempre, ano pa silpin ng panukat natin dyan, ayun o. Tapos magnet tayo na kagad, mamaya na. So siyempre may lagayan na po siya ng battle cage dito. So ang kulay niya, kakulay ni Bianchi talaga mga bossing kapadyak, kung nakikita nyo, ayan, napakaganda. Yan. Siyempre, aluminum alloy na to mga bossing kapadyak. Tapos dito may nakalagay XCR Comfort, parang sa fork lang ah, XCR rin sa akin eh. So mamaya susukatin natin to. Dito may lagayan na rin siya ng, ayan kung nakikita nyo, may lagayan na rin siya ng carrier. Ayan, pantanan, sabi nga ni bossing FBI, ano. Tapos dito, may design, race frame, aluminum. Ayan, marubicycle.com. Ayan, ang ganda ng design siya mga bossing kapadyak. Kung nakikita nyo, ayan. Tapos mga bossing kapadyak, ito. Ayan, meron siyang stopover dito. Ah, stopper, ayan. Meron siyang stopper dyan. So, tignan natin. Dito sa baba, dumaan may mga stopper yan kasi nga naka-external pa yan. Pero ganyan talaga yung mga ibang road bike na tulad nito. Ayan, dito may stopper, ayan. Pwede nyo pihitin dito, yan, adjacent dyan. So, dadating tayo dyan. So, ito po yung kanyang pinaka-head tube. Bali, hindi pa siya tapered mga bossing kapadyak, pero parang tapered na. Titignan natin mamaya. So, ayan yung logo niya mga bossing kapadyak, napakaganda. So, dumako na po kagad tayo sa kanyang cockpit mga bossing kapadyak, ano. So, ito po yung saddle niya, napakaganda. Made by Maro na rin. Ayan, ang ganda ng ano, pagkakulay ni saddle niya, may mga lines dito. Ayan. Tapos maganda yung shape niya rito, parang pamaypay. Napakaganda mga bossing kapadyak. Tapos meron siyang kanal dito, wala siyang labasan ng utot. Pero may kanal siya rito, pag umutot ka, labas pa rin doon. Ayan mga bossing kapadyak. So, tignan natin na itong kanyang ito. Plastic pa yung kanyang pedal mga bossing kapadyak, ano? Or alloy na rin, plastic, oo. Ganyan talaga yung mga stock eh. Mamaya titignan natin yung price niya mga bossing kapadyak. Price tuloy, nakakabutong na kasi price. So ganyan yung mga price niya kasi kapag medyo budget bikes. Pero napakaganda ng ating frame, ano. So dumako na tayo kagad dito sa ano, pinaka cockpit niya. Dito po sa may pinaka railings niya, bakal pa yan, gano'n naman talaga karamihan. Pero ito pong kanyang clamping dito is alloy na. Ayan, alloy na rin po yung kanyang seat post. Alloy na rin yung kanyang seat clamp dito na quick release. Tapos headset niya ay Maro, made by Maro. Alloy na yung kanyang spacers dito. Siyempre alloy na rin tong kanyang stem dito na powered by Maro. Tapos alloy na rin yung kanyang drop bar dito mga bossing kapadyak, na meron napakagandang malambot na bar tape dito, na maganda yung materials na ginamit sa kanya. Tapos siyempre naka-STI
Kung ayaw ng STI, RTI, kasi reflection brand dito mga bossy kabadyak. Ayan, dito, ayan o. STI na rin gamit niya mga bossy kabadyak, napakaganda, ayan o. So tumako na po kagad tayo dito sa kanyang fork. Dito sa kanyang rigid fork is metal pa. Pero ang kinaganda sa kanya mga bossy kabadyak is parehong-pareho na siya ng kulay ng kanyang frame. Ano mga bossy kabadyak, ano, ayan. Made by Maru na rin yung kanyang rigid fork dito. Siyempre yung dropout dito mga bossy kabadyak is naka quick release. Tapos stock po yung kanyang isama ka, sandali, huwag mo kong tutumbahan ka. Nung nakarang video natin natumbahan tayo ng ano, no, banner mo. So alloy and silvering na po yung kanyang hubs dito, naka quick release na rin. Ayan. So mga bossy kabadyak, siyempre naka STI, sabi ko nga kanina naka STI yan. Siyempre ang brake po nyan, naka brake caliper po. Ayan na, naka rim brake. So tatako tayo dyan mamaya sa ating pinaka wheel set. So dumako na kagad tayo dito sa kanyang pinaka drive train. Ayan mga drive train. Hindi train na, hindi yung sasakyan na train. Hindi the drive train, kumpleto yung drive train. Kasama na yung crankset, etc. So yung kanyang ano dito, yung kanyang pinaka chain wheel dito is naka 2x na. Medyo malaki no, parang 11250 yata to. Ambot. Pero yung kanyang ano, ayan, yung kanyang trunk arm dito is alloy na rin. Naka-square taper siya. Ayan, hindi na tayo nagkamali. Ayan, naka-square taper siya na pwede nyo naman palitan ng halimbawa kung mag-upgrade kayo, pwede Alutech. Tapos ito yung brand ng kanyang FD, mga bossy kabadyak, is Reflex Plump Type. Ayan, kung nakikita nyo. So, ang ganda mga bossy kabadyak, ano. So, yung kanyang chain is stock pa po. Pero may pangalan, ayan, oh. Ano bang pangalan ito? Ayan, hindi ko makita mga bossing kapadyak, ayan ah. Nakalagay na. Hindi natin makita, pero ayan, maganda na rin yung kanyang ano. Kanyang parang Shimano na rin yung chain niya. So tignan natin kung nakailang speed to mga bossing kapadyak, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Post tayo ngayon ah. Ayan, naka 11, 2, 32T mga bossing kapadyak ah. Tapos, ang RD niya is naka short yung kanyang arm dito, short yung kanyang cage. Regular yung kanyang pulley, pero parang silvering na rin kasi makapal na yung pinaka pulley niya rito. So ang brand niya po ay Reflex Sensor Reflex. Ayan mga bossing kapadyak, no. So mga bossing kapadyak, nakalimutan natin, sukatin po muna natin pala yung pinaka reach niya rito or yung pinaka top tube niya, tapos yung pinaka seat tube niya rito para makita natin kung kasya talaga sa inyo. So ang size ng kanyang pinaka reach mga bossing kapadyak is, ayan, kung makikita nyo, umpisa tayo dun sa pinaka gitna ng kanyang seat tube. Papunta rito sa head tube niya sa pinaka gitna is 50. Ayan ha, 50 mga bossing kapadyak ha. Tapos yung pinaka standover height niya or yung pinaka seat tube niya is, alam ko to 18 eh, 19 siguro. Tingnan natin, 1 dyan ha, pinaka bunganga ng kanyang seat tube. Papunta rito sa baba is 19. Ayan ha, kitang kita, walang daya. Ayan. So yung pinaka reach niya rito mga bossing kapadyak is 50. Yung pinaka seat tube niya is 19. So dumako naman po tayo sa kanyang wheel set mga bossing kapadyak, ano? Ang kanyang wheel set ang ginamit sa kanyang tire, ang brand is Kenda. Ayan kung makikita nyo. So ang size ng gulong na to is 700 by 25C. Ang nakita natin kanina, ano mga bossing kapadyak, ano? Ayan, kung nakikita nyo, nasa na siya. Ayan na siya rin, pero talagang 700 by 25C siya. Powered by Kenda na yan. Excuse me po. Ayan, napakaganda ng ginamit sa kanyang tire mga bossing kapadyak, ano? Napakaganda. Pang ano talaga siya, pang RV. Tapos yung sukat nga pala niya mga bossing kapadyak dito sa kanyang seat stay at sa kanyang chain stay ay medyo malawag pa, pero pang RV talaga. Ayan, hindi na po siya pwedeng pang gravel, talagang pang RV kasi talaga yung design nito. So 25C siguro pwede siya hanggang 28 to 30C. So ayan na nga mga bossing kapadyak. Pero yung ginamit sa kanyang rim naman is maganda mga bossing kapadyak, is alloy na rin. Ang ginamit sa kanyang rim ay Racing 700 Maru. Ayan nakalagay kung nakikita nyo, napakaganda. So ayun, yung kanya pong spokes dito ay siyempre steel. Tapos siyempre yung kanyang nakita natin kanina, alloy na yung kanyang hubs. Tapos seat bearing na yan mga bossing kapadyak, ano? So yan. So ito po si Maru Bushido 700 R1. So kung nagustuhan nyo po itong si Maru Bushido R1 is
punta lang po kayo dito sa Budget Bikes Cavite. Lalagay ko na rin po yung link sa kanilang dito sa ating description area. Tapos ipipin comment ko na rin dito sa ating comment area ang kanilang link, ano mga bossing kapatid. So ito po si Maru Bushido 700R1 is nagkakahalaga ng putik na may tunog pa. Ito ay 15,700 kung gusto nyong merong 5 na essentials na free. Pero kung ayaw nyo na may free, ay nagkakahalaga lang po siya ng 15,200. So ito po si Maru Bushido 700R1. Arigato gozaimasu. Si Kapajak, isunod naman po natin itong si bagong dating din nila na Spanker Anderson R2, yung kanina Bushido Maru R1, pero ito si Spanker Anderson R2, ayan nakalagay, tapos may nakalagay doon, find your different way. Wow, astig mga boss si Kapajak. Ito pong mga pinakita ko kanang kaninang bike na road bike, tsaka to bagong bago lang sa market tong mga to mga boss si Kapajak, pati si Maru, tapos to si Spanker. So ito na mga bossing kapadyak. Excuse me po. So ito si Spanker Anderson R2 mga bossing kapadyak, ano? So ito po si Spanker Anderson R2. So ito na po si Spanker Anderson R2. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung kanyang decals. Napakaganda, kulay white. Ayan, tapos yung nakalagay dito Anderson, ayan R2, siguro kamag-anak ni Pamela Anderson to, kaya ganyan. Tapos may nakalagay rito na, ayan, find your different way. Siguro ayan, hindi kayo mabubudol dyan mga bossing kapadyak, no, kaya ayan, kasi nakalagay find your different way, pupunta kayo doon sa pinakatamang way niya. Ayun, ayun ka mga bossing kapadyak, comment down below. Ayan, hindi kayo mabubudol dyan o hindi kayo maliligaw dyan kahit saan kayo mapunta. Siyempre mga bossing kapadyak, naka ICR na yan or naka Intel na cabling. Ayan, isa rito tapos isa rito sa kanyang pinaka top tube. So ito pong si Spanker Anderson R2, siyempre road bike na rin yan mga bossing kapadyak. Ang kulay niya is medyo matte black na medyo may gloss, pagka glossy. Tapos meron siyang color ano rito, parang dark gray. Tapos may mga lens dito, tapos may design din siya dito sa pinaka top tube niya. Ayan, ang ganda mga bossing kapadyak, yung may logo si ano rito, si Spanker. Ayan, nakalagay rito Anderson R2. Ayan, may design siya. Tapos ito po yung kanyang logo, napakaganda. Ayan, ganda, parang tapered na siya, no? Kasi maliit dito, malaki rito, pero maliit dito, pero parang hindi, mamaya malalaman natin. So mga bossing kapadyak, itong si Spanker Anderson R2 ay dalawa na po yung kanyang lagayan ng battle cage dito, isa rito sa kanyang down tube at isa rito sa kanyang seat tube. Ano mga bossing kapadyak? So medyo mas malito, naka 46 cm to mga bossing kapadyak. Siyempre susukatin pa rin natin mamaya, anong sipin ang panukat natin. Siyempre pati yung top tube na susukatin natin. Design po ng kanyang pinaka top tube dito is medyo malapad, tapos dito tubular, tapos dito medyo malapad siya na manipis. Ayan, napakaganda mga bossing kapadyak. So dito wala siyang lagayan ng ano, pero may lagayan siya ng anti-tarsic system dito mga bossing kapadyak, or lagayan ng fender, ano, dito pwede nyo nilagyan. So ang dropout nito mga bossing kapadyak is naka quick release. So ayan, mamaya malalaman natin, naka top aluminum, siguro coated kasi minagnet ko na to kanina. So ito po yung kanyang frame, ano mga bossing kapadyak. Ayan, so sukatin na po natin yung kanyang frame. Ganda ng frame nito mga bossing kapadyak. Ayan, oh. So yung kaninang si Maru budget bike din, tapos mas budget bike to kasi parang mas mura. So mamaya alamin natin yung price nilang dalawa, baka kasi may magtatanong naman. So tingnan nyo, budget bike siya, pero yung ang ganda ng forma niya mga bossing kapadyak. Tapos ito kung makikita nyo, itong frame na to, ayan o, naka parang naka, ayan o, naka curve siya rito, hindi siya diretso, naka curve siyang pag ganon. Napakaganda mga bossing kapadyak. So alamin natin mamaya yan. So mga bossing kapadyak, sukatin na po natin itong kanyang frame, ano mga bossing kapadyak, ano. Unahin na po natin dito sa kanyang pinaka
top, tawag dito, top dito sa kanyang reach, pinaka reach or dito sa pinaka top tube niya. Ayan, so simula po ulit tayo dito sa gitna ng kanyang seat tube, papunta rito. So ayan, size 50 rin mga bossing kapadyak, ano yan, 1 papunta rito sa kanyang head tube is 50. Ayan, nakitang dito walang daya. So dito naman po tayo sa kanyang seat tube mga bossing kapadyak. So ayan, 1 papunta rito is 18.5. So sukatin natin maigi para kitang kita walang daya. So ayan, 1, magmula dito sa kanyang pinaka seat tube, sa bunga ng seat tube, papunta rito sa kanyang gitna ng pinaka bumaba naman. So size 18 mga bossing kapadyak, yung pinakikita nyo, 1 ayan, 1, tapos dito size 18, ayan mga bossing kapadyak, so parang 18.5 pa nga mga bossing kapadyak, ayun o, 18.5 mga bossing kapadyak. So yung kanyang pinaka top tube dito or yung pinaka reach nya 50, yung pinaka seat tube is 18.5. So mga bossing kapadyak, syempre alloy na yan, mga bossing kapadyak, alloy na yan. So alamin na po natin yung price nyan mamaya. So dumako naman po tayo dito sa kanyang cockpit mga bossing kapadyak. Ang kanyang saddle is spanker, napakaganda ng design mga bossing kapadyak, oh, parang tuka ng manok, heart shape sya. Tapos dito may brand name ng spanker, may design dito sa gilid, kulay gray, ang ganda, parang pang elite level mga bossing kapadyak, ang ganda, oh. Tapos heart shape dito, may sobra rito yan, wala siyang labasan ng utot pero dito meron siyang pinakakanal dito, kaya pag umutot kayo labas pa rin doon. Maganda, maganda yung material na ginamit sa kanya mga bossing kapadyak. Tapos headset is Grista, ayan, Grista kang makikita niya, headset is Grista, halo na yung pinaka spacing niya rito, spacer niya rito. Tapos ayan, tapos yung pinaka system niya rito, ang branding na ginamit, ang brand na ginamit is spanker din. So syempre alloy na yan, alloy na yung drop bar niya, spanker na rin yung brand, stem, stem yung brand eh, pero drop bar, ano. Ito mga bossing kapadyak, yung ginamit sa kanyang bar tape is pareho na rin nung kay Maro, malambot na maganda yung material sa ginamit. Yung brake set niya mga bossing kapadyak is STI na rin or RTI, reflex sa pangalan, ayan o, nakiklik, klik, 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 so, diba? Tapos syempre ito po yung kanyang pinaka ito, tawag dito, yung pinaka cabling niya, may mga adjuster na rin yan, kung gusto niyo i-adjust dyan pwede, habang nag-ride kayo. So yung kanyang pinaka rigid fork mga bossing kapadyak is nakalagay top aluminum, pero dumidikit yung ating magnet, ano mga bossing kapadyak, pero siguro coated ng aluminum to, kaya hindi ka na siyang dumidikit, kumbaga mabagal, ayan o, hindi tulad pagbagal ay dumidikit agad, ito hindi, parang medyo umiilag, umagal. Siyempre ang tripod nyan naka quick release, so ayan po yung ating pinaka rigid, bagay na bagay po sa kanya kasi pareho sila ng kulay ni ng kanyang frame, napakaganda, may design din tulad ng kanyang frame, ano, so ayan, di na kayulugi dyan. So dadako tayo mamaya sa kanyang brake wheel set. So tumaka naman po tayo dito sa kanyang drivetrain na hindi train. Ano mga bossing kapadyak, ito nakatubay na siya mga bossing kapadyak, ayan nakatubay. Tapos bakal po yung crank arm niya, naka square taper, reflex yung FD, flak yung kanyang chains. So tignan natin kung ilang speed mga bossing kapadyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nakatubay 8 siya mga bossing kapadyak, ano. Tapos dito meron siyang support dito para hindi kagad masira itong inyong RD kapag halimbawa sumayam lang kayo, mauuna muna itong tatama bago yung RD nyo. So yung kanyang RD mga bossing kapadyak is sensor reflex, naka short yung kanyang arm dito na cage, pero parang seat bearing na yung kanyang pinaka pulley rito, kasi maganda na makapal, ano mga bossing kapadyak, ano yan. Tapos dito dumaan yung cabling sa papuntang RD, kaya may stopover dito. May wire, walang kuryente, stopover ulit, ST ulit, ano to, stopper, pupunta rito sa kanyang RD. Tapos yung kanyang eto nga palang ano mga bossing kapadyak, ayan, ito yung cabling sa papunta ron, ayan ha, yung cabling sa papunta ron, ito pala yung kanyang brake, ito yung kanyang brake papunta ron. So mga bossing kapadyak, yung kanina naka brake caliper, pero itong si spanker Anderson R2 is naka rotor na or disc brake na mga bossing kapadyak, ayan, nandito sa ibabaw yung kanyang pinaka
post mount, tapos pinaka-caliper brake, ano? Tapos ito yung disc brake niya. So ayan, naka-disc brake na siya mga boss. Ang brand ng pinaka-caliper dito is kalito, nakakalito talaga. Kasi ang dami ng road bike dito, napakaganda, no? Mga boss, yung kapadyak. So ayan, so mga boss, yung kapadyak, ito nga pala ay naka-square taper pa mga boss, yung kapadyak, ano? Maganda rin yan. So dumako naman po tayo sa kanyang pinaka-wheel set mga boss, yung kapadyak. Ang kanyang tire na ginamit is ayan, naka-skin wall na or gum wall. Naka-compass na yan mga bossing kapadyak. Hindi na kalilugi dito, napakaganda na. Mamaya alamin natin yung price nya. Ayan, naka-compass 27 TPI casing new upgrade. Ayan nakalagay. Di, ang size po nito is 700 by 23C. So tignan natin. Ayan, may allowance pa. Ayan, may allowance pa rito. Parang pwedeng gravel, ano? Medyo malawak pa siguro. Ito 23C. Kasi 23 yung sikap na to. Ayan, kasya pa yung daliri ko. Siguro kasya pa to hanggang 28 to 35C. Mga ganun, mga bossy ka pa dyan. So, mas maganda kung, siyempre road bike na rin yan. Kasi nga, road bike yung design niya. So, pero pwede pang mas makapal dito na tire, ano, mga bossy ka pa dyan. So, yung kanya pong rim is powered by spanker na rin, ha. Ano na siya, siyempre alloy na rin. Siyempre yung kanyang spokes dito is bakal pa. Tapos yung kanyang hubs dito, bakal pa kasi stock yan mga bossing kapadyak. So yan po yung kanyang drive train wheel seat. Wheel seat talaga, kasi kanina pa ako nakasit. So mga bossing kapadyak, ito po si Spanker Anderson R2. Ayan, kung nakikita nyo, napakaganda mga bossing kapadyak. Kayo naman sa ganang ganda, oh. Tayo naman tayo, ayan. Dito we take our time para makita nyo po yung paligid. Oh yeah, huwag lang yung e-back dun, may e-back dun. Excuse me po. Ayan, nakasangka pa mga bossing kapadyak, ano? Naka-spanker, Anderson R2 ka na road bike. Aloy na. Yung wheelset mo, yung gulong mo, is naka-compass na gum wall na yan or skin wall. Napakaganda pa ng kanyang frame mga bossing kapadyak, ano? Kung nakikita nyo rito, oh. Ayan, yung dito pinaka-chainstay niya is naka-curve na. Tapos medyo malaki pa yung uwang niya or yung pagitan niya para pwede nyo pang kung gusto nyo magpakapal pa ng gulong. Ayun mga bossing. Sige oro mga kasi 28 sito, siguro 28 to 35 si pwede. So ito pang si Spanker Anderson R2 ay nagkakalaga na 12.5 mga bossing kapadyak. 12.5. Oh, pero kung gusto nyo may previs 13k kasi meron kayong helmet na dyan, may gloves. Merong gantong para sa akin, gloves, tapos yung sleeves, mask, shades, ilaw, lima, basta limang freebies yun. Malaga doon may freebies, ano, mura na. Eh magkano na nga yung helmet mga bossing kapadyak, diba? 300 to 500. O yun, minus 500 mo lang, 5 freebies ka na, 13k. Dito na ako sa 13k. Pero kung ayaw nyo, 12.5 pwede. O yan. Saka pa mga bossing kapadyak, ang ganda na yan mga bossing kapadyak, ha. So ito po si Spanker Anderson R2. So ayan na nga mga bossing kapadyak, kung nagustuhan nyo po si Maru Road Bike at itong si Spanker Road Bike mga bossing kapadyak, is ilalagay ko lang po yung kanilang link dito sa description area natin kasi marami nagtatanong magkano raw to, kung anong size daw to. So mga bossing kapadyak, mas maganda kung mapapanood nyo ng buo mga bossing kapadyak, ano, kung saan road bike ang nagugustuhan nyo, yun lang naman po. Matagal po minsan na ating video kasi minsan nagtatalong bike tayo tapos kasama na yung bicep beaded. So kung andan lang pa yung gusto nyo panoorin, yun lang po, ano, mga bossing kapadyak. So kung gusto nyo po itong si Spanker Road Bike at si Maru Road Bike mga bossing kapadyak, ay pumunta lang po kayo rito kay Budget Bikes Cavite, ang bike shop ng bayan, ano, mga bossing kapadyak, ano. Or visit po kayo, pwede nyo po siyang visit or hindi visit, visit pala. Or message dito sa kanilang FB page mga bossing kapadyak na si Budget Bikes Cavite FB page mga bossing kapadyak, ano. So kaya naman mga bossing kapadyak, napabisita tayo dito or napabike shop visit tayo dahil ang dami na naman po nilang mga dumating na bikes, mga bikes mga bossing kapadyak, ano, mga bagong dating tapos bagong model pa. So ang pinakahalaga mga bossing kapadyak, ano, ride safe lang mga bossing kapadyak dahil MACQ pa tayo.
And number one is, God bless us all, mga bossing kapadyak!